Hi guys! Sa previous video, pinag-usapan natin kung bakit tataas yung price ng money in the future. And dito naman sa video na to, pag-usapan naman natin bakit naman tataas yung price ng mga NFT or ng mismong Monsta na magiging available sa marketplace. So based dito sa slide na meron tayo ngayon, malaki talaga yung chance na tumaas yung Monsta NFT dahil sa potential ng game na to. So number one, magkakaroon kasi ng differences yung clone count ng every Monsta. And ibig sabihin nun, mag-iiba-iba rin yung cost na kailangan natin sa pagkuklone ng mga panibagong Monsta sa game. So parang accident siya, di ba? So in relation dun sa breed count, pwede rin na magbago talaga yung price ng mga available na Monsta natin. Alright, number 2, yung double layer na sibling ban. Dahil dito sa game mechanism na to, magkakaroon din ng different opportunities yung mga players natin para makapag-clone ng mga monsta nila. This adds the difficulty pa rin sa cloning. Siyempre, important din to sa game eh. Kung lahat na lang makakapag-clone, di ba? So, edi mag-clone na lang lahat ng mga players. So, merong mga limiting factors din dito. And it means na magkakaroon pa rin ng demand for the Monsta na kayang makapag-clone or ma-pair natin dun sa mga Monsta na meron tayo. So yung double layer sibling kasi, so concept lang din siya na hindi ka pwedeng mag-clone ng panibagong Monsta galing dun sa family tree nung grandparent na Monsta. Number 3 reason, so yung augmentation din kasi, kinakailangan natin dito ng Monsta Core para makapag-augment. And dito, nagsasacrifice din tayo ng mga Monsta. So, syempre, kapag nasacrifice natin yung Monsta, magkakaroon pa rin ng demand for Monsta. Syempre, yung augmentation din naman, necessary din siya para mapalakas natin yung Monsta natin. Okay, so another reason, yung ROI kasi nung game na to, tinitingnan natin na magiging mataas talaga. Especially, kapag na-introduce na yung STT, so magsisimula yun ng low, syempre dadami rin yung demand dun sa STT natin hanggang sa maging stable din siya. Same story nung money token natin, di ba? Dito nga sa second part nitong slide na to, STT price is so stable because of the overwhelming demand for it. So yung mga game mechanism, burning mechanism na nilalagay ni Monsta Infinite dun sa game na related sa mga transactions, so malaking bagay yon para makip yung demand and supply ng STT. So kasama na dito yung pag-purchase ng Monsta using STT, augmentation na kailangan din ng STT, cloning, Monsta trading na meron siyang tax in STT, cosmetic spending. So ito yung mga accessories natin. Wala pa tayong masyadong details anong impact nitong mga cosmetic na to. And then open world crafting, and meron ding PvE gameplay na pwede mong i-revive yung Monsta mo kapag namatay ka habang nakikipaglaban ka. Siguro kapag namatay ka, kalaban mo yung big boss, di ba? So pwede mo pang i-revive para hindi masayang yung time mo, efforts na ginamit mo for a certain round. And then the last part will be, what if the price appreciates? How can we afford it? So, yun na yung tanong, di ba? Kung na-anticipate natin, natataas yung presyo ng mga Monsta and ng STT rin, di ba? So, ano na? Paano tayo makakasali sa game? So, sabi dito, you can purchase Soul Bond Monsta to play the game. And nag-come up sila dito sa Soul Bond Monsta kasi type to nung normal Monsta na magiging affordable sa mga gustong makapasok doon sa game. Isa lang to sa mga ways para matupad ng dev yung promise nila kahit na alam natin na sa crypto, 'di ba, yung volatility ng mga pricing dito ng NFT, ng tokens, medyo mabilis din talagang tumaas eh, lalo na kapag maraming mga na-engage and interested. Alright, so yan yung topic natin for that slide, and then we can go to the next one. So ito naman yung Monsta Chain and ano yung mga advantages niya. So itong Monsta Chain, same lang din to nung ano eh, concept ng Ronin Wallet na parang side chain siya within the game. This will allow Monsta Infinite para magkaroon din ng layer and magkaroon ng flexibility to make transactions din within the game.
Okay, so yun nga yung una na mention ko na sidechain, yung Monsta chain. And then the next one is users can bridge the Moni tokens from the Binance Smart Chain into Moni pair with STT liquidity pool on the Monsta chain. So isa rin yun sa mga magiging effect ng Monsta chain. Also, we have Monsta wallet will be built on the Monsta chain and two-factor authenticator will be implemented in the future to protect the assets of the players. Sa Monsta chain na to, since merong flexibility si Monsta Infinite as a company, so pwede nilang malagyan yon ng two-factor authentication. So dito pumapasok yung pwede nilang gamitin yung Google Authenticator aside from password mo. Meron pang isang authentication gamit yung application sa phone mo para makakuha ka ng generated codes. And hindi mo na kailangan ng Trezor or Ledger or any hardware wallet para ma-secure mo yung mga accounts mo. So malaking bagay yon, di ba? Kasi kung bibili ka pa ng mga Trezor, gagastos ka pa ng minimum 5,000 to 14,000. So malaki rin yung matitipid ng mga players. Lastly, by having its own sidechain, Monsta Infinite will be exposed to an extremely huge player base as it is multi-chain compatible. Not only limited to Binance Smart Chain, it can be integrated with other blockchains like Solana, Polygon, and others. So yun no guys, no, so yung vision nila for this Monsta chain, it will allow them na makakonect pa sa ibang network, so hindi lang sa BSC. So malaking bagay to kasi yung nakikita natin na impact ni Solana tsaka ni Polygon, mas mura na yung mga transaction fees, di ba? Or kung gusto hindi nila na makipag-partner in the future sa ibang mga games kung medyo merong related and yung metaverse nga na tinatawag nila, kung kaya talaga nilang makapag-connect dyan sa ibang mga blockchains. Okay, so yun yung sa slide natin na yan. And then dito sa next one naman natin, Monsta Infinite updates lang. So gusto talaga na i-fulfill ni Monsta Infinite yung promise nila. And yung nangyari kasi sa Monsta Infinite, di ba? Sobrang na-hype talaga yung game na to. Maraming gustong mag-adopt. And siguro even sila, hindi nila inaasahan na aabot ngayon ng 200 to 250 pesos yung token nila sa ngayon. Although in the latter part, yung vision talaga is, di ba, maging kasing level siya ng Axie. So yung nabigay nila na $10 to $15 per Monsta, kailangan nila i-fulfill kaya nagkaroon ng soul bond na Monsta. And ibig sabihin lang nun, hindi lang marketing yung ginawa nila na $10 to $15, but they've come up with something, inadjust nila yung clone count para talagang maging affordable pa rin siya. Ganoon naman sa lahat ng mga blockchain games din eh, kasi yung concept niya is investment pa rin and then related to NFT. So may tendency talaga na, alam mo yun, kung sino yung mga bibili ng mga game assets or NFTs within the game na maglalabas din ng mas malaking investments, syempre they will get more advantage din within the game. That's the reality. And kaya ako nasasabi yun kasi yun na rin yung observation natin sa mga blockchain games. So kaya rin naman ginawa ni Monsta Infinite na to pa rin yung pangako nila na mura na mga Monsta, syempre they are focusing on low cost entry para mas marami pa rin maging players na mag-join doon sa game. Actually, for other games nga, di ba? Kung kaya nilang gawin na free to play, gagawin nila yon para maka-join din yung ibang mga players doon sa game nila. Kahit na lumipad talaga yung price ng mga NFT nila, hindi mapifreeze yung pagdagdag ng mga players sa games. So, yun naging approach nila. Kasi kahit naman na free to play yan, for sure, magiging challenging pa rin yung pag-join ng mga players sa game. So, I think coming up with a soulbound Monsta and normal one for this price and still have the opportunity to play the game. So, malaking bagay pa rin yun. We will see, di ba? Based on sa experience natin sa game. Also, nakikita rin dito ni Monsta Infinite na marami pa rin mga players na magjo-join sa Monsta Infinite. Kasi nakita naman natin yung lahat ng mga shiner nila about game mechanism, yung tokenomics nila, kung paano nila kinikip na hindi agad-agad magkakaroon ng opportunity to sell yung mga, kung may mga whales man na nag-join, yung oversubscription nila na naka-spread talaga yung mga money sa different wallets dahil dun sa
isa sa mga oversubscription process nila. And then nakita rin natin yung mga burning mechanism nila on how they will manage the tokens that they have, yung money, 'di ba? Kapag bumili ka ng Monsta, i-exchange mo muna siya sa STT para yung iba na mga money mapupunta naman siya doon sa staking treasury. So it means na asahan natin na parang may mga nag-hold pa rin ng tokens and hindi siya basta-basta bababa. I mean, yung valuation ng mga tokens na to, hindi siya basta-basta bababa. Also, even yung mga conventional na mga gamers na naglalaro sa Steam, di ba? Kung nakita nila na may opportunity rin to earn and nakita nila na yung game is engaging or addictive or something na tingin nila competitive and enjoyable, di ba? So, pwede pa rin silang mag-join dito sa Monsta Infinite. Okay, so sa last part ng slide na to, we have the Monsta Infinite Diamond Hand event wherein kapag money hodler ka na at least 10 money, so meron kang chance na manalo ng Inception Monsta. So alam naman natin na yung Inception Monsta, meron siyang legendary skills compared doon sa ibang mga monsta na may normal skills lang din. And limited lang siya, nasa 4,088, di ba? And yung tip nga dito, kung meron kang maraming wallet address and meron kang 10 money sa mga wallet address na yun, more chances of winning an Inception Monsta. Alright, so kung gusto nyo pang makita yung ibang information about that, pwede kayong pumunta sa Monsta Infinite announcement sa Telegram. And then meron din tong article sa Medium. Okay, so we're almost done. Share ko na lang dito yung ibang mga na-announce na. So guys, proud ako dito eh. Gawa to nung wife ko. So ito yung isa sa mga marketing materials na i-release. Although, pinalitan ko muna yung mga dates na hindi pa na-announce dito. Pero yung mga na-announce na. So yun nga, Monsta Wallet Registration. Ngayon na to guys. So 10 PM, October 12. And then yung Inception Monsta Egg Distribution in Binance Smart Chain. So 10 PM din siya mamaya. So marireceive na ng mga owner yung Inception Monsta dun sa mga giveaways and sa Monsta Barter na event. And then sa October 15 naman, so Bridge Inception Monsta, ERC20 Egg and Money Token to Monsta Chain. So pwede na natin siyang makonect dun sa Monsta Chain na ginawa ni Monsta Infinite. For the other events and announcements, so yung Hatch Inception Monsta Egg, so i-release na rin yung date niyan later on, so hindi ko pa pwedeng i-share kasi. Money STT Liquidity Pool launch, so to be announced. Sale of Chrono Zero and Soul Bond Monsta, and then Monsta Trading, tsaka yung Monsta Cloning, so i-release na rin yan later on. Okay, so for the last slide na lang, share ko na lang dito yung mga links ng Monsta Infinite. Ilalagay ko na lang din to sa description. Also, kung gusto nyo pang bumili ng money, so nakalist siya sa Gate.io, sa Ascendex, sa PancakeSwap. And ito yung contract address. So make sure natin na hindi tayo ma-scam. Check natin mabuti kung tama yung contract address natin. Also, yung sa charts, kung gusto natin makita, so pwede natin i-check sa DEX tools, sa PooCoin, sa CoinGecko para malaman natin ano na ba nangyayari sa Monsta Infinite, kung bullish ba or hindi. So guys, that's it for this video. I hope nakakuha tayo ng mga valuable information dito. If you have questions, lagay nyo lang dito sa comment section. We have connection with the dev team. Pwede natin itanong sa kanila kapag hindi ko kayang sagutin. Thank you guys for watching and see you on my next video. Bye!